Hello mga boss, kamusta kayong lahat guys? So ngayong araw na to, i-share ko lang sa inyo guys yung aking experience sa pag-online bank ko gamit ang LANDBANK of the Philippines. OFbank. LANDBANK of the Philippines yan siya guys. Pero OFbank kasi yan. OFW bank. Kasi may problema lang konti kasi hindi ko lang konti. Problema talaga siya guys. Kasi hindi ko na siya ma-open. Last month, the day before pumunta kami ng Jordan, that was the last time na nag-check ako ng online bank ko. And may laman pa siya guys, of course. Kasi doon ko nilalagay yung sahod ko sa pag, ano, sa YouTube. Last sahod na lang naman yun. Anyways, yun nga guys, hindi ko siya ma-open. Nakalagay doon is, ayan, nakalagay dito. Ayan, so, diba? Andyan yung apps ko. Kikita ba ang silaw? Pag in-open ko siya, yung OFbank, ayan, nag-open yung OFbank. Lalagay ko yung aking user ID tsaka password. Ayan, guys. Ayaw niyang mag-open. So, nakalagay dyan. Ang silaw ba naman? Nakalagay is user ID or password is invalid. Paano siya naging invalid? Meron bang expiration? Charing. So yun nga guys, no, hindi ko ma-open yung aking online bank account. And wala naman akong maalala na nag-change ako ng password or anything. Wala talaga akong maalala guys. As in, last ko siyang na-check a day talaga before kami pumunta ng Jordan kasi nagbakasyon kami sa Jordan for almost 2 months. Then, wala na ako talagang time na maayos or i-search kung ano man ang dapat gawin. So, I was just like, na-shock ako kasi hindi ko na siya ma-open. Sad ako guys. Kasi, syempre may laman pa yun and yung laman nun is galing pa sa sahod ko sa YouTube. Sa last na sahod ko sa YouTube. So, nalungkot ako ng very, very light. Pero okay lang kasi wala eh, nandun na, nangyari na. Kung iisipin ko siya, may stress lang ako. Kaya okay lang, kung may babalik yun, ma-open ko man yun ulit. Actually guys, na-open ko siya one time. Like 4 days ago, na-open ko siya. Then, nilag out ko siya ulit. Kasi wala naman akong wala naman akong purpose na pagpadalhan or pagtransferan. So, nilag out ko siya ulit guys. And then, natuwa ako kasi sabi ko, after 2 months, almost 2 months, hindi ko siya na-open. And now, na-open ko, like a few days ago, na-open ko siya. Then, since sabi ko, ay, nandun lang pala yung pera, nilag-out ko siya ulit. So, nung nilag-out ko siya ulit, guys, dahil akala ko secure na, okay na, ngayon, in-open ko na naman siya ulit. Kasi may paggagamitan sana ako. Hindi ko na siya ma-open. Nakalagay ulit invalid user ID or password. So hindi naman ako nag-change ng password. Hindi rin ako nag-change ng user ID pati yung aking yung screen lock. Hindi rin ako nag-change. Nagtaka ako talaga kung bakit. Ang pinaka iniisip ko lang na dahilan is yung panay ko login, tapos wala naman akong purpose na transaksyon, panay ako login, tapos check ako ng check, ganun. Tapos yung mga previous guys is okay naman. Siguro si naka-7 beses yata akong nagkaroon ng transaksyon na nagpapadala ako, padala. Pag nagta-transfer ako sa GCash, from my online account to through GCash, yun lang, yung last na padala ko is yung nagbigay ako ng tulong sa GCash doon sa may ano, hindi ko rin kilala, basta nagpadala lang ako. Nakita ko lang sa post, tapos nagpadala ako sa GCash. Yun lang yun guys, sabi ko okay lang, at least kahit paano bago na na-close or na-invalid yung aking account, meron akong natulungan, meron akong napaglaan ng tao doon sa aking huling sweldo na naipasok doon sa account ko. So, hopefully guys, maayos siya. Or siguro, kahit siguro once a month lang, i-allow man lang ako na ma-open at ma-check kung nandun pa rin yung pera. Kasi sayang din guys. Although, hindi naman ganung taga-kalakihan. Pero, yun yung huling sahod ko. Mahalaga sa akin yun. Yun yung huling sahod ko sa YouTube.
sana ma-open pa siya. Kaya sa mga gustong mag online bank account, especially sa LANDBANK, make sure guys na alam niyo din kung paano yung pagkuha ng paano alamin yung iAccess, kasi yun yung paraan para mabalik niyo uli kung nag-change kayo ng password, nakalimutan niyo yung password. Yung iAccess lang talaga ang way para ma-retrieve niyo siya kung invalid man or na-change niyo yung password. Ganun. So hindi ko rin alam kung ano yung iAccess ko, kasi hindi ko naman alam kung paano hanapin or saan tatawagan yung LANDBANK, ganun. So nag-search ako, hindi ko naman matawagan kasi nandito ako sa abroad, yung number ko hindi naman ano sa Pinas, kaya hindi ko siya maayos-ayos. Hopefully maging okay kasi hindi ko talaga siya ma-open na. Kaya nung una okay yung experience ko, ngayon hindi. Sad ako, sad talaga ako, hindi ko ma-open yung ano. Hopefully hindi siya scam, siguro in-off lang nila or parang kinlost lang nila na ganun, kasi para sa safety siguro or ano ba, or dahil siguro parang nagtataka sila bakit login ako ng login, wala akong ano transaksyon, tapos siguro yung pindot ko ng password ganun. Yung paulit-ulit na pag login, login, logout, ganun. Siguro nagtataka ang ano, kasi computerized yan. So, computerized yan. Hindi siguro, ano ba, parang taka siguro bakit sa isang araw panay ako, login, login, logout, logout, ganun. Siguro yun ang dahilan kung bakit na-invalid siya. So, wala akong ibang maisip talaga na paraan, na paraan paano gawin to, paano i-fix ito. So, hopefully, maayos pa siya. Kasi sayang talaga. Yun lang, guys. Sa mga nakakaalam ko, sa mga may ganitong istorya din at nakakaalam kung anong dapat gawin, sana matulungan nyo rin ako kung paano. Comment kayo dyan sa baba, guys. So, salamat sa panonood nito. And sa mga magaganda naman ng experience or daloy ng kanilang online bank sa OFbank, congrats. Yun lang guys. So, salamat na marami sa panonood.